Hello, good morning everyone. Welcome to my YouTube channel. Ang gagawin ko po ngayon today in this video, magawa ako ng mag-treat po ako ng soil para tataniman ko ng sili. So makikita nyo maya-maya dahil before ako mag-start, kakain muna tayo. Ayan po, kakain tayo ng saging. Yun po ang almusal ko bago tayo maghanda sa soil na tataniman natin. Ayan po, titignan natin sa labas, parang ano eh, hindi siya gaano init, medyo cloudy, but then mas ganda naman ang panahon. So mag-start na tayo gumawa ng soil. Kailangan natin i-treat yung soil para hindi siya masisira yung tanim natin, dahil na-observe ko dito sa may bandang amin, maraming mga shell na kumakain sa itatanim mo, kaya gitreat ko muna yung soil para maganda ang tubo. Guys, yung soil ko na ginagamit, yun ang ginamit ko noon na pinagtaniman ko ng mga plants din. And then, pinag-iisa-isa ko kasi yung mga plants, yan, yung naka-tanim, ay namatay po yun kasi hindi ko na siya naasikaso. Kaya yun, inaano ko lang yung mga soil dyan, pinaghalo ko lang, and then i-treat natin. Kasi sayang din naman, at bibili tayo ng soil, ang mahal. Sa isang sako lang aabot ng mga 100 plus sa isang sako niya. Kunti lang ang magamit mo, kailangan marami. Sa isang planggana, parang isang sako na rin yan, kaso lang kailangan talaga siya na magdalong sako yata ito kasi hindi siya napuno. Pero no need naman siguro kasi yung sili, hindi naman yun talagang siya sa ilalim. I-try lang din natin kung maganda ang niya, ang pagkabuhay ng itatanim natin ng sili. Ayan po guys, makikita nyo, napaka-fine na po yung mga soil natin. Ayun, tinanggal ko yung mga medyo malaki-laki, yung mga medyo may mga gamot-gamot na naiwan. Yun, tingnan nyo, makikita nyo po guys. At lalagyan din natin yan ng something na mapatay yung mga
mga shell na hindi natin makikita kasi pino yung mga shell dyan. And then, inaano ko na. Yan, nakikita yung ginawa ko. Ayan. So, bago natin, i-treat yung soil, bubutasan muna natin yung planggana dahil wala pa siyang butas. Wow. So DIY lang tayo para para wala tayong gagastusin. Though mainit din naman 'yan, nakakamutas 'yan. Yung iba nga ganun din yata. Meron akong nakikita nga ganun pag wala tayong mga kuryente na kahimanan, 'di ba? Gamit. Ayan po, ang nilagay po natin dyan ay isang mayroong suka dyan, mayroong liquid dishwashing, and then mayroon siyang kunting asin. Nilagyan po kasi yun ang advice din ng kaibigan ko dito, nagtatanim siya. Dapat daw may asin kunti. Ayun. I-try natin, guys. Dahil wala naman tayong hindi naman tayo eksperto talaga, pero based lang po ito sa mga kaibigan na nagsasabi na ganun ang gagawin ko raw. 'Yun. So, gitry ko ito ngayon. Actually noon, mayroon akong ginawa noon. Hindi talaga masasabi na habang buhay na walang magkakagat sa mga mga tanim mo, kasi napabayaan ko rin noon. Pero ito ay ginagawa ko na gusto ko talaga na maka-harvest tayo. Susubukan natin na magtanim tayo ng sili. Ayan. Thank you.
Ayan po, tapos na po yung treatment natin sa soil. And then, ilagay muna natin dyan. At maghintay muna tayo ng mga ilang days na lang yata. Ayan guys, so, siguro, kasi na po yung may mga dahon na yung mga sibling ko. Ayan, makakita nyo po guys. Ayan, sibling ko. Yan ang itanim natin. Thank you for watching, guys. God bless us all.